Hello，Nandiyan natin yung ano. Baka may dala. Kerap sa market na. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, Philippine Standard Time. It's already 36 minutes past the hour of 9 o'clock in the evening. Thank you.
Philippine Standard Time, 38 minutes after 9 o'clock. Oy mga kaibigan, magandang gabi sa lahat. This is your friend, DJ George, live and direct from TNC Pulangi. Kumusta yung audio mga kaibigan, mga mahal naming taga-pakinig? Ah, kumusta po yung audio? And syempre pa no sa lahat ng mga nakantabay. Uy, kanina nag-program si Pastor Yapo no. Sige. Okay, pakinggan na natin ang report na dyan sa DOST Pag-asa, no? Maya-maya lang ng konti and medyo nakaka-aberya pa, no? No? So, pakinggan na natin ang weather update mula sa DOST Pag-asa. Hindi ko ma-retrieve yung report nung pag-asa DOST. Diba? Kung pwede nga lang, pasabugin na yan eh. Okay, palakpakan natin ang DOST pag-asa at magbibigay sila ng weather update. Maya-maya lamang po yan. Okay.
Okay, pagkasa DSD, go ahead. Magandang hapon, ngayon po ay Martes, ikatatlo ng Marso 2020 at nandito na po magiging kalagayan ng panahon in the next 24 hours. Kahapon nabanggit ko po na in the next 3 to 5 days, wala naman tayong binabantayang sama ng panahon sa palibot ng PAR. Pero kanina po, may nabuong LTA na sa labas yan ng PAR na sa layong 1,680 kilometers Timog Silangan ng Mindanao. Mamaya malalaman natin na magiging kapalaran ng sama ng panahon na iyan. Pero yung northeast monsoon or amiha nakaka-apekto pa rin po dito sa may dulong hilagang bahagi ng Luzon, sa may Batanes at sa Babuyan Group of Islands. At sa remaining parts ng ating bansa, yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko ang nakaka-apekto. Tingnan natin sa ating wind map ang magiging kapalaran ng LTA natin. Mababa po ang tsansa na ang LTA ay maging isang bagyo. Ito ay posibleng pumasok dito lamang sa may southeastern part ng ating PAR in the next 24 to 36 hours bago sumubsob pababa sa ibaba po ng PAR. Ito ay posibleng magdulot yung kanyang trough or extension ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao sa mga susunod na araw. Malalaman natin yan sa 3-day weather outlook mamaya. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po na mga galing sa Silangan or Easterlies yung iral na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa at yung northeast monsoon naman makaka-apekto lamang dyan sa may dulong hilagang bahagi ng Luzon. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon, dahil nga sa epekto ng amihan dyan sa Batanes at sa Babuyan Group of Islands, makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan. Samantalang tayo naman sa Luzon, kasama na ang Metro Manila. Dito lamang sa may eastern side, yung may mga aasahan na mga pulupulong mahinang mga pag-ulan. And sir, malaking bahagi po ng Luzon ay mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura bukas dyan sa Baguio City mula 14 hanggang 24 degrees Celsius. Maximum temperature naman sa Tagaytay at sa Lipa 30 degrees Celsius. Samantalang dyan po sa may Lawag at sa Legazpi City 31 degrees Celsius. At tayo sa Metro Manila dyan sa may Angeles at sa Tuguegarao aabot ng 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Diyan naman sa may Dakong, Palawan at sa Visayas area dito po sa Eastern, Central at Western Visayas, may mga possibilities na mga localized thunderstorms ngayong hapon at mamayang gabi, pero bukas sisilip na muli ang haring araw at mainit at madinsang panahon ang mararanasan. Diyan naman sa may Dakong, Palawan, generally fair weather din overall ang mararanasan, meron lamang mga posibilidad na mga pulupulong mahihinang mga pag-ulan. Ang maximum temperature dyan sa Puerto Princesa dito po sa may Iloilo, Bacolod at sa Cebu City, 31 degrees Celsius. Samantalang dyan naman sa Tacloban City, ang maximum temperature aabot ng 32 degrees Celsius. Sa may Dakong, Mindanao, ngayong hapon at mamayang gabi, mataas din po ang tsansa ng mga localized thunderstorms, especially sa may eastern side po ng Mindanao, dyan sa may Surigao provinces at Davao Oriental, pati rin sa mga mountainous areas ng Mindanao, especially dito sa may Bukidnon, at sa ibang parte po sa may Lanao provinces at sa ibang bahagi ng Bangsamoro at ng Sokcergen. Ang agwat ng temperatura bukas sa Valencia, 15 to 31 degrees Celsius. Diyan naman po sa may Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga City, aabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas ng hapon. At mainit po sa Davao, bukas ng hapon aabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Meron pa rin tayong nakataas na gale warning dyan sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan, Calayan at sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Sa mga lugar pong ito, mataas pa rin ang alon dahil sa pag-ihip ng amihan. Kaya hindi pa rin muna pinapayagang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat para iwas sa kuna. Sa ibang bahagi naman ng Luzon, sa eastern at western part ng Luzon, pati rin po sa eastern side ng Visayas at ng Mindanao, magkakaroon ng katamtaman hanggang sa maalong kalagayan ng karagatan. Kaya doble ingat sa mga gustong pumalaot dyan. Dito naman sa may western side po ng Mindoro at ng Palawan, magiging katamtaman ang kalagayan ng karagatan. At sa Sulusi, sa Indian Seas ng Southern Luzon at ng Visayas, sa Mindanao Sea at sa Moro Gulf, yung mga magpapalaot po dyan, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang kalagayan ng mga karagatan. Tingnan natin ang magiging kalagayan ng panahon sa mga paunang lungsod ng ating bansa mula March 5 hanggang March 7, Thursday hanggang Saturday. Tayo po sa Metro Manila, ay meron po tayong mababang tsansa ng mga pag-ulan pagdating ng Thursday, pero Friday and Saturday, sisilip ang haring araw bagamat may chances po ng mga mahihinang mga pag-ulan. At mainit po ang panahong aasahan sa mga panahon na yan, aabot hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Diyan naman sa may Baguio City, generally fair weather ang aasahang panahon bagamat meron ding aasahang mga mahihinang mga pag-ulan at 14 hanggang 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura Thursday hanggang Saturday.
Pagdating naman dyan sa may Legazpi City, may mga mahihinang mga pag-ulan na posible Thursday and Friday, lalo po sa bandang umaga at sa gabi. Pero sisilip ang haling araw. Pagdating naman ng Saturday sa hapon at sa gabi, may chances ng mga localized thunderstorms. At mainit din po ang panahon na aasahan aabot hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Pagdating naman sa may Cebu City, meron lamang mga mahihinang mga pag-ulan Thursday, pagdating ng Friday, ganoon din po. And pagdating ng Saturday ay possible na may mga localized thunderstorms at mula 24 hanggang 30 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa may Davao City naman, generally fair and warm weather conditions ang iiral Thursday and Friday. May chances na mga localized thunderstorms sa lupo sa hapon at sa gabi. At mainit po, aabot hanggang 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Pero pagdating ng Sabado, dahil sa papalapit na LTA yung kanyang tropical extension, magdudulot po ng maulap na kalangitan at posible ang mga pag-ulan all throughout the day. 24 or 25 hanggang 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura sa Sabado. Tayo po sa Metro Manila, ang haring araw dulubog mamayang alas 6:05 ng gabi at sa sikat bukas ng alas 6:12 ng umaga. Para po sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter and Facebook accounts, VOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, VOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming website, bagong.pagasa.vost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako ang iyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon. Okay mga kaibigan, yan po ang weather update mula sa Pag-asa DST in live by DJ George Productions online vlog number 17. Sige mga kaibigan. Okay, marhay na banggit sa gabos ng mga nagaantabay sa DJ George Productions online vlog number 17, Tuesday edition mga tugang, live by StreamYard live show. At kumustahan ko mga tugang, sisa to yung mga pag, mga barkada ta, no? Mga, ano? Aratyan mga tugang, tama ko kita ki Pareta, as in informasyon sa aratyan ng ano, sa lawkan sa tuyang programa. Pasalamatan ta po. So, i-congratulate ta po si Mr. Hugot Radio. Ta naka-claim na pala siya kay Silver Play Button. Sige. Yaon kita mga tugangon niya sa TNC Pulanggi.
And as you know, mga tugang Dakolon, kay mga nagpapara kawat bigde ano. Di ba? Ay, Miss Len, Len, ha? Maray na gabi. Good evening. This is your friend, Didi George, live from TNC. Ba't ka na naman magsabi? Hala, tay, ubus na naman ang kwarta. Ah, bako daw. Sige. Oy, mga tugang ah, kaso hapon, gawa na naman kay aksidente dyan sa Pamplona, Saco, o sa Asian Highway 26. Maharlika Highway, sakop ka na Pamplona, Kamsur. Kaso hapon yung mga tugang, ano? Mga tugang, lugadan tabi na pigdara sa ospital, si Sarong Aki, na lalaki. Matapos ining ma-side swipe ka na sarong motorsiklo. Sa National Highway, sakop ka nga Barangay del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Kaso hapon, pasado alas 4 nin hapon. Nakagingal daw man mga tugang, igwa man kinahulog dyan ang motor dyan sa may tulay, ano, dyan sa may, ano ini, dyan sa may waybridge, sakop kang, sa may tulay, sakop kang Barangay Ubaliw, ano. And, saro na naman ang aksidente, ah, alauna 28 kaso hapon, 19 anyos mga tugang, gadan. Matapos mapanggaan ng jeep. Kaso hapon, kaso aga, kaso bagong aga. Kahapon, ano? Kahapon ng umaga. Kahapon ka din mga ipangad, no? Habang nagbibisikleta sa banwaan nin Pamplona, Kamsur. Pinagdeklara mga tugang sa ospital kan mga doktor na dead on arrival ang biktima. Sangon niya, nagpapadago si investigasyon kan mga otoridad. Asin kan PNP Pamplona Kamsur manungnungod sa nangyaring insidente. Nakaaging Marso 1, ah, nagkulay pulang kalangitan ang nakita ng mga kababayan natin dyan sa Daet, Camarines Norte noong isang gabi. Alas 6:31 ng gabi sa report ng na nakarating sa Digi George Productions News Team at ng Digi George Productions nang makita ito ng mga taga Cam North. Ayon sa uploader na si Ma'am Iza, sinabi nito habang nihatid niya ang kanyang asawa nang makita nila ang kakaibang kulay ng kalangitan. Di nga daw niya mapigilang mag-selfie kasama ang kanyang kaanak. No? Marami ang nagtatanong, ano ang ibig sabihin ng pangitain ito?
yung balitang yung mga kaibigan, hatid sa inyo ng DJ George Productions. Online vlog number 17, Tuesday edition. Mga tugang, sarong motorsiklo, ano? Min, pasok muli ka. Na, or isang motorsiklo, mga kaibigan, nasalpok ang kasalubong na pangpasaherong tricycle, ano? Sa Barangay Balatas habang tumatakas sa kanyang nasaging Toyota Wigo, ano? Mm-hmm. Diyan sa Barangay Karayan, siyudad ni Naga. Sa nakaaging petsa 23, mga tugang, ano? Nabangga si motorsiklo kan sarong tri-mobile. Diyan sa Barangay Balatas. Mantang inipalan si motor, mga tugang, minatakas, no? Tumatakas ka din, mga ipangod, sa nasagi niyang Toyota Wigo. Yan mga ipangod sa Barangay Kararayan sa siyudad din na gano'n. 5 o'clock ning hapon. Ning pagkahapon, no? Ning magkaigwa mga tugang kidiskusyon itong driver kay Wigo, muda itong driver kay motorsiklo. Matapos mga tugang na umangga sa side ning kotse itong si motor na naging dahilan tanganing magkagasgas itong nasabing auto. And siguro habang nagkakapaliwanagan itong dalawang driver, bigla na lang umanong pinahururot ng rider yung kanyang motor. Pero sa kasamaang palad habang tumatakas ito, isang panibagong problema ang kinasangkutan. Matapos nakainin ito ang kabilang linya ng daan at bumangga sa kasalubong na tri-mobile. Wala namang napaulat na grabing nasugatan sa insidente habang maliban sa rider na nagkaroon ng gasgas, sugat at pinsala sa kanyang paa. Mm-hmm. Yan mga kaibigan ang kabuuan ng balita sa oras na ito, ano? Mm-hmm. Via DJ George Productions online vlog. Sa giraray mga tuganga, ako Pabi Ansendong Amigo. Abultada sa Best 105 FM online radio station mga tugang. Mr. JSA. Hoy, abangan mga tugang ang programang Kasangga Attraction Balita ni Kasanggang Deo, ano? Lunes hasta Biyernes. Or Lunes hasta Sabado, alas 10 hundung alas 12 sa pagkaunto. Diyan lang yan mga tugang. Sa DWSS 107.5 FM MHz Deo Teleradio, ang radyo mo, ang kasangga mo. This is your friend, DJ George Joshua Santos Adisas. Nakasama niyo sa balitaan. Saying goodbye. To God be all the glory. Sagkod sa giraray mga tugang ha. Digdi lang yan sa online vlog
Tan DJ George Productions. Marhay na banggi and mabuhay ang bansang Pilipinas. Ni na maratugang ang pangremating kansyon na Mabalos asin mabuhay Bicolandia. Bati on ta mga tugang ki happy birthday ito si Miss Jovel Jesoro o Jesoro mga tugang sa yatabing kumple anyo ano arachan ta maplay kita ki duang birthday song. Okay, so arachan mga tugang maplay kita ki birthday song. Mabulta da si Mr. JSA.
makalihis kan mga nagkapipirang makalihis kay ning kansyon na ini. Okay, mga kaibigan, Miss Hobel Hesoro, happy birthday! Asa na yung papansat? Sa lahat ng may mga kaarawan ngayong March 3, 2020, happy, happy birthday! Oh, may kasama pang pa-fireworks yan, ha? Ay, Diyos ko! Happy birthday, ano naman mo sa'yo karawan, happy birthday, kawa'y pasalain ikaw.
Maria Lyle Alexandra Rinyon. Soon to be Mrs. Embido. Miss Ira Remolar, mga kaibigan, happy birthday! Ayan. Papansit na. Oy, so mga may birthday tabi, Juanangal daw, Pecha Tres, happy, happy birthday! Lugod man, or naway pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon. Sa araw-araw, yan. Sige. Marso pala mga kaibigan, this is the month of fire prevention month. Kaya mga kaibigan, iwas-iwas po sa sunog. Sige, happy happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan mga kaibigan, happy birthday! Uy, bukas pala birthday ni Mr. Hugot Radio. Okay, happy birthday in advance Mr. Hugot Radio.
Change of hearts, mga kaibigan, by Mr. David, by Mr. David Slater. We'll be right back.
Si Miss Anna Liita o Kruloma. Sabi niya, live daily bro. Ayan. Medyo maingay nga lang daw. Ayan. Makita niyo yung kanyang comment. Ingay nga lang bro. And, thank you sa pagbati. Uy, my pleasure. Yan tuloy. Pinagtamanan pa. Adi, joke lang yun. Susunod, Matt. Catriona Dance Challenge by Matayos. Ipa-play ko yan mamaya. Medyo di permanente si Mr. GSA. May nagsasabi eh. Diba? Sige. Aha. Three, two, one.
Hoy, JNC, alam nyo na. I love the way she makes me smile, she makes me smurf. Yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me life. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smurf. Yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. May babae ako nakita kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido, sapul na sapul ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot siya, sure ball, maaakit ka. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag tiningan ka pa niya, sure na finish ka. I love the way she makes me smile. Miss Jonah Racenes Canaria. Kapatid ni Miss G. Racenes Canaria. Yeah. Good evening po. Have a nice day. Ito po si Mr. JSA, mga kaibigan. Yeah. Matik na! Manalo o matalo, kau pa rin ang reyna ko. Hindi kita kailangan kumpara kasi ikaw lang baby at wala nang iba. Pag tumawa ka, nakakatunaw na. Parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo pa kong alipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Yeah. Manisip ka prek. Dahan-dahan lang sa iyong pagkahibang. Sa isang nila lang na dapat kilalang mo lang. Dapat kalimutan mo mga problema na yan. Dahil kahit
sa tignan ay babae na yan. Alam ko na alam mo, hindi pre maging tanga, pero ang masama tong bala kung maraw-arawin pa. Amang ang ganyang babae, di dapat hinihila. Tumigil ka sa dami na tanga, huwag ka na maging isa. Kaya let me know kung sawa ka na maloko. Let me know kung di sa'yo ang iyong pagigisip ka, sabi ko sa'yo, di ba di lahat ay tapat na mga bitches at tanging riches. Wag ilahat ang pagkatao mo ta feelings from the beginning. Hindi sa pahuyo ka na pag gusto na pa sa kamay, unti-unti kang gagamitin para sa'yong keramay. Kaya tapuan ang mga lapang iyak ka, walang bakang tayo, yun na lang inang iniiyak ka. Kaya hayaan mo sila, sa'yo pa lang hindi tayo basta-basta pwede sa'yo na. Di pa sabi ko sa'yo, huwag nang uulit. Ang kulit mo rin, kaibigan ka. Ilang beses na ang puso mo'y napunit. Nagkagalit pag sinasabihan ka. Makikinig ka sa akin, alam ko na rin. Galawan ng babae, ikaw ay papa-assign. Di ako nga ko sa'yo, ay huwag na. Talayang taong hindi na para sa kanya. Kano pinaliwala, layang sa salita. Sa mas magamit ang hindi mo alapan. Ngayon na kanayaan na yung sitwasyon ngayon. Wala na akong masabi, basta alam mo na yan kung kaliyon. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpangahibang, dapat itawalan. Ang problema sa babae, dapat hinihinda. Hayaan mo sila mag-apot sa'yo, diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Pagkatapos ng papinang baka bigla lalayo. Kaya huwag nang upulit pa. Kaya huwag nang upulit pa. Huwag kang mangangamba kung iiwanan ka na niya. Huwag kang mag-alala kasi marami pang iba. Idaan mo lang sa tawa kaysa magpakatanga. Hanggang sa masanay ka na kasi ganyan talaga sila. Baka di mo alam na hindi na bilang sa daliri ang binibining sasaktan ka lang. Kaya easy ka lang, huwag kang magpakahit. Huwag mo kong gawin mundo yung alam mo na tao na alam mo yan. Sa'yo huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Hayaan mo sila na maglaway ka. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat itawalan. Huwag ka mo sa babae, dapat hinihinda. Hayaan mo sila, magkakaya diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagdoloko. Pagkatapos ka pakina, baka bigla lalayo. Kaya huwag na mukulit pa. Kaya huwag na mukulit pa. Kalimutan mo na yan, sige-sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat itawalan. Ayaw mo sila, magkakot sa'yo diba? Sabi ko naman sa'yo, lahat ka nagloloko. Tapos ka pa, pinabang ang bigla lalayo.
Flipped it on the beat, head T, drop her sleep, sleep. Hey, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayo magsasama. Kaya tayo na lang mo, marami sa kita. At di ka
iga. Kada pagpamalong obvious kumiiga. Sa'yo ako ay nananabit na baby ako'y nauwi na. Di mo na kailangan pa ulit na may hip. Matadama mo na ulit sa mga halik. Mga yakapan na maipit na may kadikit. Na pag-ibig na wala na makakahigit. Talaga hindi ko maipaliwanag na parang sarap sa pakiramdam kasi di mo lang alam kung gano'ng katagalan na gabang para muli ka mahal kita yan ang mahedin na kita bibitawa kapag nakawakan na uli kita alam mo ba na miss kita ako natiis ka peace na at least di ka inalis sa isipan napakalabis diba huwag ka mag-alala ako malapit na huwag ka na mag-alit pa para tinako hayaan mo ko makabawi pa kayo sanay ko mahalit ka miss na kita baby hindi ko na kaya sobrang saya ko na muli tayong magsasama pangako na di ka na maghihintay. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.